Ayan po yung ating seafarer na si Mark Evan Mabansag na isang tukpo. Makikita na may nakatali po sa leeg ng kanyang anak at may inaayos po. Okay, at tumalon. Magandang hapon. Nanay, maaari niyo po bang ikwento sa amin, no? Kailan yung huli niyo pong pag-uusap dito po sa inyong anak at kung ano po sana yung gusto ninyong mangyari? Kausap ko po siya noong February 1. Tinanong ko po siya kung kumusta po siya sa trabaho niya. Sabi niya po, okay naman po. O sabi ko po, kumusta naman po ang trabaho niya? Sabi niya, okay naman daw po siya. Tapos tinanong niya po ako kung ano kailangan namin. Sabi ko, wala naman ako sa iyo hinihingi nak na pera. Sabi ko ganun. Yun lang po, sir. Sabi niya, wala ba niya problema niya sa pamilya natin? Yun po ang sabi niya sa akin. Wala naman ka ako, no, kuya. Sabi ko ganun. Sabi niya, kakausapin niya raw po yung kapatid niya. Yun po, ang sila pong dalawa nagkausap po ng magkapatid, silang dalawa. Wala po ba siyang nasabi na problema niya doon sa pinagtatrabahuan niyang barko? Wala naman po, sir. Wala siyang kaaway? Wala naman siyang na-mention? Wala naman po. O kaya kahit anong hinanaing, wala po ba? Walang kahit na anong reklamo ang ating OFW na si Mark Evan? Wala naman po. Ano po, sir, sa mga pinsan niya po, nag-chat na gusto niya na raw po umuwi, kaya lang po, ayaw raw po siya payagan. Yun po ang sabi niya sa mga pinsan niya. Okay. Yes po, no? Kasi usually naman, Shari, pag mga ganyan, meron talagang kontrata. Okay? And there is a duration yung serbisyo po nila papunta dun sa ibang bansa. Nakita po namin yung video kanina ni Mr. Mark Evan Mabansag. Siya po ay tumalon, no? Doon sa barko. Matanong ko na lang din na nakita na po ba yung katawan ni Mr. Mark Evan? Yun nga po, sir. Hindi naman po sila nag-a-update sa amin. Nung pumunta po kami sa kanila nung February 4, ang sabi nila, raw po, nagre-rescue. After 2 weeks, ang sabi, hindi, tapos na daw po sila mag-rescue ngayon, hanggang ngayon. Yun po ang sabi sa amin. Yun lang po ang message sa amin. Okay. Bale, nanay, ang gusto nyo pong mangyari ngayon, mabigyan lang kayo ng balita kung ano na ang nangyari doon sa rescue or siguro search operations na ginagawa dito kay Mark Evan Mabansag. Nanay Teres, meron po bang nasasabi o nakukwento po si Mark Evan sa inyo? Like sa pamilya o sa karelasyon? Mayroon po siya dyan, ma'am, girlfriend po, ma'am, sa Abu Dhabi. Okay. Yun lang po, ma'am, usabi sa amin. Nakausap na po ba natin itong girlfriend pagkatapos nung insidente? Hindi naman daw po sila nag-away ng anak ko. Okay naman daw po sila ng anak ko. Sabi ko, bakit nagkaganon ka ko ang ginawa niya? Ano pang ibang problema? Wala ba ka ko sa iyo sinasabi ng anak ko? Sabi ko, ganun dun po sa girlfriend niya. Wala naman daw po, sir. Magandang hapon, Miss Manansala. Good afternoon po, opo, sir. Manghihingi lang po kami ng balita. Ano na po ang nangyari doon sa ating rescue or search operation dito kay Mark Evan? Opo. Ang latest po namin, ang sabi ng isa naming crew sa barko, na ma'am, sabi niya, grabe po dito, nakatali po yung barko namin. Ang higpit-higpit po din sa Saudi. Anong laki na po ng gastos ng GSO kasi po nagrekla sila ng divers, ng helicopters para i-rescue yung kanyang bangkay. Kaso talagang walang makita. Sabing gano'n. Ngayon, may isang buwan na po kami nakatali din eh. Sabing gano'n. Hindi pa po tapos ang investigasyon. Okay, yung so hindi pa po natin nakikita? Hindi pa po. Ang undergoing pa po ang investigation. Nagkaroon din po ba tayo ng investigation? Sino yung mga huli niyang nakausap sa barko? Sino yung mga dapat nakasama niya nung mga panahong yon? Yung pong time na yon kasi bali dito sa atin, madaling araw hanggang 7 o'clock yata ang time na yon. So wala po siyang kasama kasi siya yung nandun sa kitchen, nagluluto. Ang alam ko, nag-order yata ang kapitan ng burger. Nagpapaluto yung kapitan ng burger. From there, wala pong alam ang mga kasama niya na gagawin niya yung ganon. Okay. Ang sabi ko nga po, sir, ganito. Umpisa po nun sa pinaggalingan niya hanggang po sa pinuntahan niya na pagkahulog, dapat po ipakita po ang CCTV.
Ma'am, ni-request na po natin yung, di ba mayroong kayong group chat ng boss ko? Oo, ngayon, dahil no, under, wala po silang magagalaw pa doon dahil po under ng authority yung lugar na yon. Hindi sila makagalaw ng kahit ano dahil lang investigasyon na yung ongoing. Pag natapos na po yung investigasyon, tsaka lang po nila magagalaw kung anong gusto nilang galawin doon. May ano po ma'am, sabi niyo po kasama yung cellphone, bakit po nag-o-open ang messenger niya? Ano nag-like po? Nga po ko. Ano po yung sabi? Ano po yung sabi niyo? Wala po akong binabanggit, ma'am. Ma'am, wala po akong binabanggit na kasama ang cellphone. Okay. Ganito po no, Miss Manansalan, ang yes, sir. Ang intindi ko dito, syempre si Nanay Teresa Korea, kahit naman nakita natin yung video, gusto lang din naman niyang mapanatag. Opo, gusto lang niyang malaman po, kasi yung ko po siyempre ang feeling ng pamilya. Yung last kasi na pag-uusap nila is February 1. Opo. So merong limang araw na pagitan, baka naman may nangyari. Okay, wala tayong sinasabi na talagang may nangyari, baka lang naman. Opo. Oo. Pero as far as tinanong po namin yung dalawa po yung crew namin na nandoon, wala naman daw po, wala daw pong problema, okay naman daw po sila. May mga kasama ba siyang mga Pilipino diyan sa barko na 'yan? Opo, crew po namin dalawa 'yon. Okay, so and we were able, no, nakausap na natin itong dalawang mga Pilipino na to. Apo, nakakausap po namin paminsan-minsan. Tama ba, Miss Manansala, na we are ruling out? Walang nangyaring foul play dito? Wala po. Okay, so talagang... Kung titignan po namin yung video at tatanungin namin yung mga kasama niya, wala po nangyaring foul play. Bago po nangyari yon, nakapag-message siya sa isa kong ka-opisina din eh, yung crewing, yung nagpapaalis sa kanya, si Ming De Guzman. Pinabasa po sa akin yung cellphone. Sabi po niya, ma'am, sabi niya, pwede po ba akong umuwi? Sabi niya, may problema lang po ako sa sarili ko, sabi niya. Tapos tinanong po siya ni Ming, anong problema mo? From there, hindi na po siya nag-reply. Tapos after ilang oras, nasa office na kami, tsaka namin nabalitaan yan. Okay. Miss Manansala, baka lang kung maaari, screenshot na lang yan at may pakita lang din sa nanay. Apa. Ano po yung magiging extent ng investigation dito at wala po bang makukuha na kahit hindi anong benepisyo ang ating OFW? Hindi po natin malalagyan ang conclusion niyan, sir. Dahil suicide dyan, kung aksidente yan, siyempre 100% po makakapag-conclude, magbibigay tayo ng conclusion. So, ihintayin po natin muna yung matapos yung investigation. Sabi ko nga, baka umabot ng 2 months yan. Kung ano po yung sinasabi ng investigation dun sa Abu Dhabi, ipapalaw po natin siyempre yung conclusion nila o yung findings nila sa ano. And then sabi naman po ng principal, yung ship owner, whatever lumabas sa investigation, they are willing to pay kung anong due sa family niya, kung meron. Ma'am, ano po, pwede pong ano na lang po yung gamit ng anak ko. Kasi po, nag-o-open po palagi ang messenger niya po eh. Doon po nagtataka kami, bakit po palagi po nag-o-open ang messenger. Miss Manansala, asan yung mga personal items ni Mark Evan? Hindi ko po alam kung anong day to uwi yung corona pa uwi. Pero nakaredy na po, inano na daw ng mga polisi, inimpake na, inintriga na doon sa uuwi. Hindi ko lang po alam kung uuwi yun next week. I-inform ko po kayo pagka po pa-uwi na. Para abangan nila rito yung gamit. Okay, pero nasan po ngayon yung gamit na yan? Awak na po sir ng crew na uuwi. Okay. Binubok na po siya sa ngayon. Alright. Sige, kasi ang sabi nung nanay po, parang may gumagamit ng cellphone. Nabuksan pa nga yung messenger. Hindi po namin alam yung sa cellphone. Can we just confirm that information na lang, Miss Manansala? And let's see, no? I-trace na lang natin kung sino yung mga may hawak. Kasi for sure, they also have to preserve. Yung mga last alam communication. Alam ko po, naka-intact yun. Hindi nila pwedeng galawin kasi authority po ang nag-impake nun. Yes, dapat lang, no? Kasi kung may mga conversations, itong ating OFW, baka we can get a clue or hint kung ano pagdating yung... Pagdating po nung may dala, siguro pwedeng kausapin natin o i-meet ng pamilya. Pwede silang magtanong dun sa umuwi na may dala ng gamit. Sige. Apo. I-coordinate natin yan, Miss Manansala, para makuha ng pamilya yung gamit ng kanilang kamag-anak na si Mark Evan. Yes, sir. At para matanong na rin nila, no? Yung darating ba ay kasamahan mismo ni Mark Evan sa barko? Kasamahan po niya yung uuwi. Ma'am Ruby, ano po yung may expect po ng family na tulong po mula po sa inyong tanggapan po? Sa ngayon po, pag-uusapan pa lang siyempre ng mga may-ari dito yon. Yes po. At ihintayin din po namin yung investigasyon dahil ma'am,
just in case maganda ang kalooban ng ship owner na magbibigay ng malaking benefit sa family. So siguro sa amin okay na yun. Pero just in case na negative or konti lang, mag-meeting po yung may-ari ng ano ng agency kung anong ma-extend na tulong sa pamilya. Ilang years na ba dyan sa kumpanya ninyo itong si Mark Evan? Wala pa pong 1 year. 21 years old pa lang po si Mark Evan. First time po niyang sumakay. Ano po, bali po mag-1 year siya dapat ng March. So 11 months po siya. Alright. Well, we will wait for the investigation, Ms. Manansala. Yes po. To determine din kung ano yung entitlements or at least kung if there are liabilities on the part of the employer. Okay. Sa dati lang pong kaso ng wanted kung saan meron din pong nag-suicide. Yes. And meron din pong ano, I think iba yung... iba yung rules. Rules kapag... Pag self-inflicted po yung injury or yung death, syempre, it's not compensable. Iba-ibang cases po yan na... It's different pag work-related na talagang dun niya na-inflict or na-suffer yung injury niya. Of course, may liability na dapat itulong ang ating mga employers. Yes, pero exactly, kung nagbukod at hindi naman totally related sa work, opo. Hindi po, no, under sa ating mga batas, wala pong liability. Walang pananagot yes, na. Sige po. So we will wait for the investigation just yes, so we know, Ms. Manansala, yes, po. Kung ano talaga yung nangyari. Okay? Opo, opo. Salamat po, Ma'am Ruby Manansala. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Nay, from time to time, magbibigay po kami ng update sa inyo, Nanay, patungkol po sa development po, kung ano man po ang magiging status po ng case po ni Mark Evan na mabansag yung inyong anak po, Nanay. At kung meron man pong iba pang maitutulong ang agency, gayon din po ang Rafi Tulfo in Action, sasabihan po namin kayo, Nanay. Okay po? Apo. Salamat po, Nay. Balikan po namin kayo ng tawag, pero huwag niyo pong ibababa yung linya para makausap po kayo ng staff. Naibigay na po natin lahat po ng details kay Attorney Kakdak and gayon din po kay Attorney Olalia ng OWA. Gagawin po natin lahat, Nay. Kaya po nakikipag-ugnayan na po kami, ma'am, sa DMW, sa Department of Migrant Workers, gayon din po sa OWA para po mas maging... mas kompleto yung yes, yung details po na maibibigay po namin sa inyo, Nanay. Sige po. Nay, huwag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin po kayo ng staff po namin. Sige po, ma'am. Sige po, ma'am. Salamat po.